Hello guys, good morning guys. Nandito na naman tayo guys sa ating trabaho. Ito guys, ang gagawin natin ay ngayon ay mag preventive maintenance ng smart TV. Kasi monthly na naman guys, naka-schedule na naman tayo guys ngayon. Ngayong month of March. Kaya dapat natin i-maintain ang ating smart TV na para pagbalik ng mga bata guys may magagamit sila sa kanilang klase, para dapat natin alagaan ng ating mga gamit dito guys. Tayo ay technician, EV technician, kaya tayo ang in charge ng pag-aalaga ng mga equipment. Okay guys, ang gagawin natin ay mag-aano tayo ng smart TV preventive maintenance. Nagawa, na-vlog ko na to guys, pero ngayon ibang, kasi noon pa yun guys eh, ibang month naman ngayon, schedule na naman ulit. Okay guys, itong smart TV ay ang gagawin lang natin, i-on, linisan natin ang likod, at ituturo ko sa inyo guys kung paano pag-maintain ng smart TV. Ang unang tip na binigay ko noon sa inyo guys ay bawal punasan ng basa ang ating smart TV para hindi masisira. Okay guys, okay, start tayo, okay? Malaking tulong to sa pag-maintain ng isang smart TV. Kasi ito talaga ang ginagamit sa klase ng mga teacher. Yan. Yan, napansin mo guys, blue. Pero nakakunik ang laptop, punasan natin. Okay lang yan guys, kahit naka-on siya, punasan. Para malalaman natin kung paano, gaano kasi sensitive ang smart TV natin. Yan. Napansin mo guys, hindi siya nagkukunik. Kaya tignan natin dito sa laptop. Yan. Tignan natin sa laptop. Control P natin. Control P. Yan, naka-screen only lang. Gagawin natin, duplicate natin. Enter. Para mag-connect dun sa smart TV. Diyan natin makikita guys kung nagkaano yung TV, hindi gumagana. Ibig sabihin, ang ano dito niya source, magkaiba, ilipat natin sa HDMI 1. Try natin sa HDMI 1. Yan, try natin. Yan. Try natin dito. Hindi pa rin siya nagkukunik. Try natin. HDMI 1. Yan, try natin ulit. Ganun kahirap, ganun ka ano guys, kasensitive ang ano natin. Kaya hindi talaga basta-basta siya ma-on. Kaya kailangan talaga natin i-duplicate. Yan. Yan. Hindi pa rin. Hanapan natin ng ano kung saan ang problema. Yan. Try natin. Yun. Yan guys, gumagana na ang ano natin, smart TV. Ibig sabihin good condition siya guys. Yan, papapalaki niyan guys. Kung gusto siya palakihan, i-ano mo lang, kung gusto mo siya palakihan yung screen, i-ano mo lang to, i-control P tapos extend. Try natin extend. Yan. Try natin ang extend. Kung makikita mo yung ano niyan. Extend. Try natin ang extend. Tapos enter. Yan. Kung full screen ba siya? Yan guys, full screen na siya oh. Yung kanina maliit kasi naka-duplicate lang yan, naka-full screen na siya. Yan. Ibig sabihin guys, okay yung smart TV natin. Ngayon, lilipat naman tayo sa ibang classroom. Guys, lilipat na naman tayo sa ibang classroom. Kasi okay yung smart TV natin. Lilipat tayo guys, okay? Okay guys, nandito naman tayo sa kabilang classroom. Yan. Yan, TV. Kabilang classroom tayo. Nandito naman ang ano natin. Panibagong TV.
Yan. Kaya guys, kanina ang ginawa natin ay dininisan natin yung likod, dininisan natin yung harapan. Kahit nakaon siya guys, pwede siya linisan, pwede siya anuin, pwede siya punasan. Basta, ang ikapapayo ko lang sa inyo guys, huwag niyong punasan ang inyong smart TV ng basa. Basa na ano, basa na pamunas. Kailangan tuyo ang ipupunas sa smart TV niyo. Okay guys, start na tayo. Connect kung gumagana pa bang TV sa laptop. Okay guys. Okay, nandito yung laptop natin. Kabit na, ayan na natin. Saksak na natin. Yan. Yan. Yan, saksak. Yan, nakauna. Una natin. Yan na natin yung pagpag. Connect natin yung ano. Kasi iko-connect natin to. Iko-connect natin to para para sigurado natin malalaman na good condition yung smart TV natin. Yan. Connect natin. Yan guys, nakikita mo yung mga puti-puti, medyo may alikabok. Pero konti lang yan ba guys, hindi siya tulad noon na maraming alikabok. Ngayon na okay na. Na-maintain kasi natin buwan-buwan. Kailangan talaga buwan-buwan. Kailangan siya buwan-buwan, malinisan natin ang ating ano, equipment. Para yun nga sinasabi ko na para pag may pasukan na maano na magamit ng mga bata para matutuwa naman yung mga bata pagpasok nila. Yan. Naka-connect na guys yung ano natin. Yung HDMI cord natin naka-connect na. Yan guys, titignan natin sa likod kung unsa. Yan, punasan na, pagpagan lang. Yan. Ito ang buhay technician guys. Kung walang technician, walang maglilinis dito. Walang mag-maintain sa equipment, kailangan talaga may technician na mag-maintain. Kasi alam nyo guys, pag hindi ma-maintain yung ano natin, equipment, masisira yan, mag-moist yan sa loob. Mag-moist yung mga cord sa loob kapag hindi mo mapaon. Kailangan ko talaga ma-maintain mo siya buwan-buwan. Kasi kung hindi mo siya ma-maintain, mag-on yan siya mga ilang oras, mamamatay na yan. Kasi bakit siya namamatay? Kasi hindi siya na-on buwan-buwan. Hindi siya na-on. Lalo na walang pasukan. Kaya kailangan mo talaga siya i-maintain para good condition ng smart TV natin. Yan. Yan, pinagpagana natin. Tapos pwede natin punasan kahit kunti. Kahit ano lang. Pero ang punas, pagpunas mo dito guys, hindi siya ano, dikit, hindi siya ano, baon. Ano lang siya, ibabaw lang. Lambutan mo lang siya pagpunas. Pwede natin punasan ng smart TV screen, basta lambutan ng pagpunas. Okay guys, hindi siya naka-connect. Tignan natin kung anong problema. Yan. Tignan natin dito anong problema. Yan, naka-screen only. Yan. Tignan natin kung gumagana. Yan. Naka-screen only. Okay. Naka-extend. Okay. Yan. Hindi lang siya masyadong. Hindi pa rin. Yan. Yan ang pagpa-PM. Medyo ano siya guys. Kailangan talaga siya ano. Yan. I-duplicate nga natin. Para naman natin na hindi siya nag-connect. Okay. Okay. Nag-detect na. Yan guys. Good condition ng smart TV natin.
Yan, okay. Ito talaga guys, alam mo guys, itong kagandahan sa Smart TV. Ang ganda sa 30 ang mga bata guys dito sa school namin kasi lahat kumpleto, lahat ibinibigay ng mga bata. Kaya kung sino man guys nakapanood dito na taga Pasay, pwede kayo mag-enroll dito sa school namin. Yan. Di ko na lang i-PM na lang po nyo guys kung gusto nyo pag-enroll. Hindi ko lang banggitin yung school. Pero kung i-PM nyo ako, yan, sasabihin ko sa inyo. Kasi bawal ang sasabihin guys. Kaya okay guys, good condition yung TV natin. Yan, maganda. Yan. Kaya swerte ang mga bata dito sa school namin. Kasi alagang-alaga ang mga equipment. Okay. Lipat tayo sa ibang classroom. Okay na ang ando natin. Good condition na. Okay guys. Okay guys, nandito tayo sa kabilang classroom. Dito, nakakonik. Ito, nakakonik na naman yung ano natin. Laptop. Yan, laptop. Yan guys, okay na yung ano natin, yung preventive. Nakatatlong unit na tayo. Pero marami pa to guys. Marami pang unit ang gagawin natin. Dami pa tayong lilinisan, dami pa tayong ano. Pero ipinapakita ko lang sa inyo guys kung paano mag-preventive ng Smart TV para may alam din kayo guys. Ang isang tip na isasabihin ko sa inyo, bawal punasan ng basa ang Smart TV. Kasi guys, pag punasan mo yan ng sinang basa, yung ano niya yan guys, yung ano niya sa harap, yung ano, mag ano yan, mag magbuhol-buhol yan, mag ano yan, yung masisira yung screen niya kung punasan niyo siya ng basa. Kaya kailangan talaga siya guys na tuyo ang ipapunas sa Smart TV. Yan guys, at isang tip pa guys, kailangan ang TV i-on mo siya araw-araw. At saka kailangan mo siya kasi para yung mga wiring sa loob hindi umiinit. Yun ang diskarte. Pero kung hindi nyo man yun ma-on araw-araw, kailangan sa isang linggo, ma-on nyo yan, or month, basta. Kailangan talaga kasi yung para hindi siya magmumoy sa loob ang yung mga wiring. Yan ang tip ko sa inyo guys. Kaya, yan. Okay guys, magpapasalamat ako sa inyo sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat guys. Salamat sa aking mga group, mga bagong grupo. Lalo na ni Sir J. Cabayaw. Maraming salamat sa kanya na ako'y sinama sa group niya. Okay guys. Salamat sa mga nag-support. Salamat guys. Isang pahibilin. Bawal punasan ng basa ang Smart TV. Okay. Bye-bye. God bless.